May brand new helicopter sang Philippine Air Force na magagamit sa rescue at relief operations. Binili ang mga ito mula sa isang kumpanya sa bansang Poland at nagkakahalaga raw ng halos 3 bilyong piso. May report si Salima Refran. Tuwing panahon ng sakuna o trahedya, hindi may kakaila ang malaking papel ng mga rescue helicopter. Mga buhay ang nasasagip at marami ang nahatira ng tulog. Nitong nakaraang linggo, nakumpleto na ang 8 so-called helicopters na binili ng Philippine Air Force. Nagkakahalaga mga bagong-bagong helicopters na halos 3 bilyong piso at bahagi ng modernization program ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. As much as possible, whenever possible, we're going to get brand new equipment. So those in the pipeline ang pinapabid po ng Defense Department are brand new equipment. 2 so-called choppers ang nasa Mactan, Cebu. Ang 4 nasa Clark sa Pampanga, habang 2 ang nasa Villamore Air Base. Mas high-tech daw ito kumpara sa mga nakasanayang UAV helicopters. Bukod sa kakayahang lumipad kahit gabi, push-button ignition din ito. Twin engine siya. It has more range. And the reliability per se ng helicopters is a plus factor, kaya marami siyang may tutulong. Ang so-called of Falcon sa Polish na helicopter na ito, una nakatikim na aksyon na manalasang Bagyong Pablo sa Davao Oriental at Compostela Valley. At sa pagkakakumpleto nga ng so-called fleet ng Philippine Air Force, umasa silang mas marami pa silang buhay na masasagip. Si Captain Padwala nagpalipad sa sukol na ito sa rescue and relief operations sa Compostela Valley at Davao Oriental. Bukod sa pag-airlift sa mga sugatan, nagatid din daw sila ng relief goods. Ngayon pa lang, nakikita raw niyang marami pang rescue operations ang pagsasamahan nila ng sukol na ito. Pagdating daw kasi sa performance, tulad na lamang ng hovering capability nito, tamang-tama raw na pang-rescue sa dagat o sa mga residenteng nasa mga bubong kapag bumabaha. Once naka-hover siya dun sa area ng rescue na tao, that's the time na pwedeng ibaba ng hoist or yung PJs mag-jump or ibaba yung ladder to rescue that person. Ang team ng PJs o para-rescue jumpers na ito, ngayon pa lang nakikita ng malaking tulong sa kanila ang bagong helicopters. Mas marami siyang mararescue na na tao kung ito yung utilize na magamit. At ngayong nakaambang Bagyong Krising, naka-standby na for deployment ang mga so-called helicopter. Salima Refran, GMA News.